Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Mga kapatid, sa banal pagdiriwang niyo sa kamistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tamang-tama sa katawon na unang Biyernes ng buwan. Hindi ko sa lahat ng pagkakataon ay tumatapat ng unang Biyernes ng buwan. So kaya bahagi ko na kung saan ay nais na aking pinahalagahan sa pagkakataon ng devotion na ipinagkaloob ng buong ikapa na ang devotion ang araw ng devotion ay bawat unang Biyernes ng buwan. Halidulog natin na nawa ay tayo ay higit na makaramdam sa walang hanggang awa at pag-ibig ng ating Diyos na ipinahayag sa pamagitan ng kanyang buntong na anak ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ano bang maging karapat-dapat ay gumana ang pagkisiyan natin ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga Diyos at sa iyo mga kapatid na lubang magkasal sa isip, salita at sa gawa na sa aking pagkulang. Kaya sinasama ko sa pahan na Birheng Maria sa lahat ng mga angel, mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipatalangin sa Panginoon ng ating Diyos. Kawahan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
puso ng anak mong minamahal. Ngayong inugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinaginabangan. Kami na may pangitapating pagaluyan na nag-umamaw na bagay sa mga biyayang niyong bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paano hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko ang hanapin ang aking kukunin ko sila sa sila itapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang may hina, at babantayan ang mga malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos itahos sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat nung tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni Duman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At ngayon napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayo mga kaibigan, alang-alang sa kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at napupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba ang talinalang ito. Kung sino man sa inyo ay may isang daang tupa at mawala ang isa, ano ang kagawin niya? Iiwan ang siyang napusyam sa ilang. At hahanapin na nawawala ang kang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niya ang papasanin ito. Pagdating ng bahayaan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin. Sabagat nasumpungan ko sa wakas ang tupa mo nawawala. Sinasabi ko sa iyo, magkakaroon na higit ng kalakan sa dami. Sa makasalanan nagsisisi at tumalukod sa kanyang kasalanan. Kaysa siyang namutsyam na tumawid, matuwid na hindi na ilamang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo ang inyong
sa inyong lahat. Sa pagmistahan ng kapalmahalang puso ni Jesus. Bahagi yun ng pagkakataon na tuwing Biyernes pagkatapos ng Linggo, ang katawan at dugo ting Panginoong Jesucristo ay ating ibinagdiriwang ang kabistahan ng kamalmahalang puso ni Jesus. Sa Ebanghelyo ay nakikita po natin ang kagalakan ng isang nagsisi sa kanyang kasalanan. Ang kagalakan ng mga anghel sa langit gawa ng isang nagbalik loob sa Diyos. Ang tupang nawala ngunit nasumpungan. Ito ko na ang maging bahagi ng ating pagkilos na nakita ko natin na ang kapistahan ng kamahalang puso ni Jesus ay ang kagalakan na nais na ipamanhin ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa tao. Nais na ipakita ng Diyos ang tunay na kahulugan ng kanyang mga utos. Siya mismo ang nagbibigay ng halimbawa kung ano ba yung ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi niya binigay yung utos na ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat at ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili para lamang masabi na ito yung kanyang utos. Hindi. Ngunit bakit? Sapagkat siya ang unang umibig. Siya ang unang umibig. Kaya siya yung may karapatan na magbigay ng utos ng mag-ibig. At yung pagpapahalaga natin sa kabistahan na ito sa kamahalang puso ni Jesus ay nais na ipaalala sa tao kasi ang tao madaling makalimot. Sabi nga ay kahit na napakarami mo nang ginawang mabuti sa isang tao, gumawa ka lamang ng masama, makakalimutan ka na. Kahit ang Diyos, nakakalimutan ng tao. Kaya nais na ipamanhin ng Diyos na alin ang huwag nating kalimutan. Na tayo ay dapat na umibig sa Diyos? Hindi. Pangalawa lang yun. Ano yung higit na huwag nating kalimutan? Na ang Diyos ang umiibig sa tao. Ang Diyos ang umiibig sa tao. Kahit na po, na ang tao ay hindi umiibig sa Diyos. Ang Diyos ang umiibig sa tao. Kaya nga siya ay tulad na ipinahayag sa ikalawang pagbasa, ay tinubos na ating Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan. Hindi niya sapagkat tinubos niya tayo, sapagkat good boy tayo, makasalanan na tayo eh. Binahira na ng kasalanan, pero bakit niya tayo ay iniligtas sa ating pagkakasala? Gawa ng pag-ibig ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya sa pagkapagdiriwang ng kapistahan na ito, ay pinamamanhin sa atin
ng ating Amang nasa langit na sa pamagitan ng kanyang tungtong na anak, ipinakita niya kung anong uri ng puso mayroon siya. Ang puso ni Jesus. Makikipaliwanag ko ang puso ni Jesus na nagbigay sa atin ng kaligtasan mula sa kasalanan. Ito na po yung idea po ng Santo Papa kung bakit niya tinalaga ang taon na ito bilang taon ng awa. Sabagat maliwanag na ito yung puso ni Jesus na patuloy na naawa sa tao. Bakit? Sabagat iniibig niya ang tao. Iniibig niya tayo. Makasalanan ka man o banal. Iniibig tayo ng Diyos. Ano naman siya nga po natin, yung ibanghelyo natin ngayon sa araw na ito, medyo mabigat yung dating. Kasi, ano sabi mo rito? Sabi mo rito ay, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang pakasalanan na nagsisisi at tumalikod sa kanyang kasalan kaysa siyang naputsyaw na matuwid na hindi na kailangan magsisi. Ito ay nais na may pahayag yung tinatawag nating extreme. Pero yung punto ko, ayan eh, mahal tayo ng Diyos, makasalanan man o hindi. Mahal tayo ng Diyos. Hindi ko pwede sabihin natin na hindi na ako mahal ng Diyos kasi makasalanan ako. Siguro sabihin natin eh, bakit ako naghihirap ngayon? Gawa ba ng makasalanan ako? Well, siguro kaya ka naghihirap ngayon. Gawa ng sarili mong kagagawan. Pero ang Diyos, palagi kang minamahal. Hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Kaya nga, gusto niya na ikaw ay magbalik doon sa kanyang harapan. Ganun ka kamahal ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Na kahit na tayo ay sa gitna ng ating pagkakasalanan, ay kanya pa rin tayong tinubos para makamit natin ng kaligayahan walang katapusan. So yun po yung pangunahing mensahe ng nabanggit na pagdiriwang ng dakilang kabistahan na ito, ang kamahalang puso ni Jesus, ang pusong nagmamahal, ang pusong nagmamahal sa atin. Kaya nga kumisa, kinakailangan natin paulit-ulitin ng ating sarili sa ating sarili. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Kasi kumisa, nakakalimutan natin na mahal tayo ng Diyos. Akala natin hindi na tayo minahal ng Diyos. Sa mga karanasan na ating napagdaanan sa daigdig na ito. Kumisan, pumapasok sa isipan ng tao na walang nagmamahal sa akin. Kahit na ang Diyos, nakalimutan ako. Mali. Sa dakilang kapistahan na ito, huwag namin kalimutan na ito ay pinaalala sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Lahat ng sansinakpan ay mahal ng Diyos. Pangarawa, bahagi yun ang pagkilos. Ngayon, na kung galing ko sa pagmamahal ng Diyos, ay kailangan mo na automatic tayo na magmahal din sa Diyos.
Pero sabi nga po natin, kung talagang naramdaman natin yung pagmamahal na ito, kung naramdaman natin yung pagmamahal na ito, ay hindi pwede. Hindi tayo magmahal. Ganun kasi yung pagmamahal eh. Nakakahawa. Nakakahawa yung pagmamahal. Kung talagang naramdaman natin na tayo minahal ng Diyos, sigurado magmamahal din tayo. Kaya nga po sinabi ako kahapon na sabi ko ay tayo, kung isa mayroon tayong mga sugat, siguro sinasabi namin Panginoon, ito ba ba ang sugat na naging bahagi ng aming buhay? Paano ito? Sabi ko nga po natin ay yun ay tanda ng ating pagmamahal. Dahil na tayo ay nasusukatan, mas maraming tanda na talagang tayo ay nagmamahal. So, ganun din po. Ano? Kung talagang naramdaman natin na mahal tayo ng Diyos, kahit na kuminsan sa mga pangyayari na mahirap na isa katuparan, mayroon mga malalaking hamon na nasa ating harapan. Pero kung maliwanag mo sa atin, na naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. The keyword is naramdaman natin. Kasi kung minsan alam natin na mahal tayo ng Diyos, pero hindi natin naramdaman. Kinakailangan maramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. At kung talagang naramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos, madali na ho ang pagmahal. Siguro po, may tao, hindi natin makita na sila'y nagmamahal. Isa po siguro sa kadalilanan ay hindi nila naramdaman na minahal sila ng Diyos. Hindi sa bakat, hindi sila Diyos. Ngunit dahil hindi nila naramdaman na mahal sa kanila ng Diyos. Kaya kuminsan, ano yung kailangan? Panalangin natin. Kasi namaramdaman nila. Kasi yun ang hirap kuminsan eh. No? Yung pagmamahal, yung pagiging ramdam, is subjective. Subjective. Kaya po minsan, yung mga tao, iba po nilang naramdaman. Kahit na iba yung sinasabi sa kanila. No? Baka nyo po minsan na mayroong mga pangyayari na magkaiba yung pakiramdam sa tunay na sitwasyon ng kanilang nabibilangan. Tingnan po natin na itong taong ito ay nilalagnan. Ang pakiramdam niya, nilalagnan siya, ang init-init ng kanyang katawan, pero yun ang pakiramdam niya, may init ang kanyang katawan. Pero kapag kinunan mo siya ng temperatura, nakapal naman, yun ang kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya, nilalagnan siya. Nag-iinit siya. Pero hindi talaga yun ang sitwasyon na kinabibilangan niya. Kumisa po ganun. Kumisa hindi natin nakikita at hindi natin naramdaman ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya po, ang una pa rin at ang pinakasusi pa rin ngayon eh, yung pagmamahal ng Diyos. Anong kinakailangan? Maramdaman. At kapag naramdaman natin at tayo ay minamahal ng Diyos, kasi yung pag-ibig ay hindi po intellectual faculty, hindi po yan trabaho ng utak.
ang pag-ibig ay trabaho ng puso. Kaya, bahagi yun ako sa akin, huwag namin kalimutan na ito yung ipinamanig ng dakilang devotion natin, no? Ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kamahal-mahalang puso ni Jesus. Pero, bigyan mo natin, no? Kaya ako kumisang sa tingin na ito, no? Sabi na natin ay ang problema na inaharap sa tao ay dito nakabase. Nakakalimutan natin na mahal tayo ng Diyos. At maaari din hindi natin nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero maliwanag po, kaya nga ito yung patuloy nating ipinamamanhin, pinagdarasal. Na tayong mga nakaramdam sa pagmamahal ng Diyos ay nananalangin para po sa iba na hindi nakakaramdam sa pagmamahal ng Diyos. Kumisang makita natin na may mga tao para baga tinatamad kumilos. Kasi bakit? No? Kumisang nakita natin nunguna, ay pato, nunguna naman eh. Yung taong ito ay masipag. Alam niyo kumisan kasi yung tao nga, sabi ko nga po, ang tao madaling makalimot. Kumisan kahit na sa pagmamahal, baka bakit? Baka kasi may mga pangyayari na naging bahagi ng kanyang karanasan na alin. Na wala. Hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Akala niya huminto na yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Hindi niya nararamdaman. Maaring gawa ang mga pangyayari na kahindi-hindi sa kanyang buhay o sa mga taong minamahal niya. Kaya bahagi yun. Bahagi yun na ipanalangin natin. At makita rin po natin yung biyaya na ibinibigay. Hayaan din natin na mabuto tayo. Hindi lamang mabuto sa larangan ng kaisipan. Kundi yung mabuto yung ating mga puso kung paano magmahal ang Diyos. At saan yung pinakita yun? Kay Jesus. Kay Jesus. Siguro sinasabi ng iba, ba't hindi ka bumanti? Bumanti pa si Jesus. Ba't hindi ka lumaban? Lumaban pa si Jesus. Kaya, ang dapat na maging sentro ay sino? Yung pagmamahal na ipinakita ni Jesus. Itulog natin sa harapan ng po may kapangan. Alam mo, hindi ko magaling magawa. Yung uri ng pagmamahal na ibinibigay sa atin ni Jesus, hanggat, hindi natin nararamdaman ang kanyang pagmamahal. Kapag nararamdaman natin yung pagmamahal ng Diyos, kahit durugin ang puso mo, kaya mo magmahal. Kasi yun ang puso ni Jesus. Tayo nagkakatibon-tibon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang hiyali ang banal na misa sa ating amang nasa langit bilang pasasalamat na ay dahil sa malaking pag-ibig na ipinadama sa amin ng pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang anak ay pinahayag niya ang marundong niyang pag-ibig sa pamamagitan ng sagisan ng kanyang puso. Samantalang inihanda ang
ang pagbubuklod ng ating mga puso sa kanyang paghahandog ng sakripisyo ng Eucharistia, tayong manalangin sa kanya para sa ating mga kailangan at sa mga pangailangan ng bayan ng Diyos. Panginoong Jesucristo, iyong ipinangako na kung saan man may dalawa o tatlo na nagkakalimot sa pangalan mo, ikaw ay nasa piling nila. Halina sa amin na nagkakalimot dito, upang parangalan ka sa iyong kapanal-panalang puso. Puruin mo ang aming mga puso na iyong pagpapala. Biyaya at papagningasin mo sila sa apoy ng iyong pag-ibig. O dakilang Jesus, tingin at ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo, humingi kayo at kayo'y ibigyan. Kumanap kayo at kayo'y makatapag ko. Kumato kayo at kayo'y buwagsak. Ipagkaloob mo sa amin na maragdagan ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Upang kami panatilihing tapat sa aming pinangako sa binyag hanggang kamatayan. O maibigin Jesus, tingin at ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo, lumapit kayo lahat sa amin na nahihirapan at bibigatan sa pasanan kayo aking pagiginabay. Kami lumalapit sa iyo ng buong pagitiwala ng iyong mawahing pag-ibig ay pag-agahanin ng lahat ng aming pasanang pagkaluluwa at pagkatawa. O butihin Jesus, lingin at ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Manalangin tayo ngayon para sa kayunin ng banal na Iglesia at para sa bayan ng Diyos. Pag-ibahin